Kahit na magaling ka, huwag kang magmagaling. Dahil kung feeling mo magaling ka at nagmamagaling ka, yan ang ikakabagsak mo sa iyong buhay. That will be your failure in your life. That would be the reason of your unhappiness and misfortune in your life. If you try to outshine, outmaneuver, become more superior than your superior. Amen. Ano ang mangyayari pag ang isang guro nagmamagaling, feeling niya mas magaling pa siya sa principal? Baka mawalan siya ng trabaho o ilipat siya ng ibang eskwela. Anong mangyayari sa isang empleyado na feeling niya mas magaling siya at nagmamagaling siya sa kanyang boss? Masisisante siya. Anong mangyayari sa isang parokyanos na nagmamagaling, kala niya alam niya lang lahat kesa sa kanyang parish priest? Anong mangyayari sa isang asawang lalaki kung nagmamagaling siya sa kanyang asawa, pinangungunahan niya ang kanyang misis? Abay, palagi silang mag-aaway, magsasabong, at baka sila'y magkahiwalay. We should remember our place in life. We should learn to be more humble. Eh, Father, alam ko naman po na mas magaling ako sa kanya eh. Oo, totoo, minsan alam natin na mas magaling tayo, mas mabuti tayo, mas tama tayo. Pero tandaan mo, ang lugar mo, iniligay ka ng Diyos dyan sa iyong pwesto, pero tandaan mo, meron pang mas mataas sa iyo at dapat mong respetuhin yung kanyang posisyon. Kung man tama ka at mali ang iyong superior, pwede mo naman sabihin sa mas magalang na paraan. Huwag mong ipapahiya ang nakakataas sa iyo. Napakasimple lang po, no? Napaka-basic. Pero palagi natin nakakalimutan yan. Bakit? Kasi mapagmataas tayo. Because we become so proud and arrogant about ourselves.